Gusto mong malaman kung nasasaktan ba ang mga kalalakihan kapag nagagawa nilang iwanan yung mga partner nila o pinipili nilang layuan yung taong mahal nila? Kung interesado ka malaman kung ano yung sagot yan, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo. Gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka maging best version ng sarili mo, para maibigay mo rin yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At para sagutin ang katanungan ng karamihan, kung nasasaktan ba ang mga kalalakihan kapag ka nagagawa nilang iwan, piliin nilang lumayo, piliin nilang hindi kontakin, hindi tawagan, hindi i-text, hindi i-chat, hindi video call, o hindi magparamdam sa babaeng gusto nila o sa babaeng pinili nila o sa babaeng mahal nila na karelasyon nila. Kasi kapatid, bago nating sagutin yan, may dalawang type ng kalalakihan. Yung lalaki na handang maging honest sa'yo, handang sabihin niya kung ano yung totoong nararamdaman niya, ano yung totoong gusto niya mangyari, mga bagay na gumugulo sa isipan niya, mga bagay na posibleng makaruin ng relasyon nyo. At yung lalaki na yan, kapatid, kapag ka nahanap mo yan, yan yung tao na magsasabi sa'yo na kailangan ko ng bumitaw, kailangan muna natin ng espasyo, kailangan muna natin maghiwalay for a while kasi gusto kong ayusin yung sarili ko, gusto kong lumayo, gusto kong mag-isip-isip, gusto kong maging perpekto para sa'yo. Yan ay kung ang lalaki mapipili mo ay yung totoong tao, no? Meron din kasing lalaki na hindi kayang maging totoo sa sarili niya. Yung tipong marami siyang problemang iniisip, maraming pinagdadaanan sa buhay at ayaw niyang ilabas, i-share at ipaalam yon sa iba. Kaya kahit hirap na sila, kahit nasasaktan na sila ng sobra, hindi mo makikita na nasasaktan sila. Hindi mo malalaman kung ano ba yung pinagdadaanan nila. At magugulat ka na lang sa resulta nito sa relasyon nyo. Yan yung mga tao na bigla nilang aalis, hindi magpapaalam, hindi magpaparamdam bigla, mag-ghost, di ba? Yan yung dalawang uri ng lalaki na pwede mong makilala. Pero kahit sino dyan ang mapipili, palaging may way out o may paraan para hindi matuloy na masira yung relasyon yung dalawa. Hindi matuloy na uwi sa kalungkutan at bighati yung pagsasama yung dalawa. Yun ay sa pamamagitan ng komunikasyon. Pero para malaman nyo kung nasasaktan ba talaga ang lalaki o hindi kapag ka iniiwan nila kayo, it always depends kung which of two yung mapipili mo. Kung mapipili mong lalaki yung compassionate o yung pwede mong pagkatiwalaan o pwede mong sabihan ng mga bagay-bagay at open din siya para sa'yo, sigurado ko na hindi ka niya iiwan na wondering. Although possible pa rin na sabihin niya sa'yo na kailangan muna nating tapusin to, kailangan muna nating tunggan to, kailangan muna nating ayusin yung sarili natin, ganyan, maghihiwalay pa rin talaga kayo, but ipapaalam niya sa'yo kung ano yung rason kung bakit kayo maghihiwalay. At yung ikalawa, hindi mo malalaman at all kung bakit kayo maghihiwalay. That leaves you wondering kung ano ba yung rason kung bakit kanya iniwan. Minsan, sisisihin mo pa yung sarili mo, di ba? Pero ang realidad, sila yung may kasalanan. Sila yung may mga problema sa sarili nila na hindi nila maayos at hindi nila masabi sa'yo. Kaya ang solusyon nila ay takbuhan, umalis, maging duwag, di ba? Pero ito lang ang kapatid. Kung totoong minahal ka ng isang lalaki, kahit anong personalidad pa ang meron siya, kung compassionate siya o hindi, kung isa siya sa mga tao na honest and open o hindi honest or open, kung totoong minahal ka talaga niyan, kapag nawala yung relasyon yung dalawa, nasira yung pagsasama yung dalawa, masasaktan at masasaktan niyan kung totoong minahal ka niyan. Hindi mo lang talaga nakikita na nasasaktan ang mga kalalakihan kasi di namin gustong ipakita yun sa inyo. Kasi magmumukha kaming mahina, magmumukha kaming desperate na mapunta ulit kayo sa amin. Kaya even if kailangan na namin kayong bitawan dahil sa mga problemang pinagdadaanan namin na kailangan namin i-resolve sa sarili namin o gusto ka lang talaga niyang gamitin, kung totoong minahal ka niya talaga, masasaktan at masasaktan yan. No doubt about it, kapatid. Kasi kaparehas nyo rin kami. Ang pagkakaiba lang natin, kapatid, hindi kami maboka, hindi kami masyadong open sa lahat ng bagay. Although, kaya namin maging open, but doon sa mga bagay lang na mas maiintindihan nyo kami, mas precise kumbaga. Hindi na kami paligoy-ligoy pa. O hindi ko sinasabi na yung mga kababaihan ay paligoy-ligoy ha. Ang gusto ko lang maintindihan nyo is we are human too.
Kung nasasaktan kayo, nasasaktan din kami. Lalo na kung minahal talaga namin kayo. Kung binigyan talaga namin kayo ng oras, panahon, pagkakataon na pumasok sa buhay namin. Kaya kapag nawala kayo, kahit anong rason pa yan, masasaktan at masasaktan kami. Iiyak at iiyak kami, malulungkot at malulungkot kami, magiinuman kami, makikipag-banding kami sa iba. Akala nyo masaya kami kasi nakikipag-banding kami sa mga kasama namin, sa mga kaibigan namin. Pero hindi. Durog kami sa loob. Ganun. Kung minahal talaga kayo na lalaki. Pero kung hindi kayo minahal, yan kapatid, dyan mo masasabi na posibleng hindi talaga siya nasaktan. Kasi nga, hindi ka naman niya talaga minahal. Masasaktan ka lang naman kapag ka nagmahal ka, diba? Kaya to answer that question, kapatid, kung nasasaktan ba ang lalaki kapag ka kailangan nilang umalis o pinili nilang lumayo o pila na lang sila ng ghost o ng iwan, kung minahal ka nila, yes, nasasaktan sila. Pero if not, hindi mo naramdaman na minahal ka nila, huwag kang magpasiguro na may feeling sila na in pain sila ngayon. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakisubscribe na rin ang channel ko. Hit also the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So yun lang mga kapatid. Please follow me on my Facebook page at sa TikTok account ko. Nandiyan yan sa description section below. Paki-follow na lang po ako. And I will see you there. God bless. Peace.